Hello guys, good morning. Welcome back to Bicol Auto Search. So bali po ngayong araw dadalhin ko na itong sasakyan ko dun sa aking mekaniko kasi sabi niya meron daw itong papalitan na piyasa. Actually kaninang umaga pinakita ko na ito sa kanya, sinabi ko na sa kanya kasi nga as I have said dun sa nakaraang video ko dito sa Toyota Altis, ang aircon nito kapag matagal na siyang naka-idle or naka-steady lang yung sasakyan, naka-start ang engine, kapag tumatagal nawawala yung lamig niya. Kahit kapag nasa traffic ka, kapag grabbing traffic at mabagal yung sasakyan, talagang humihina yung aircon. Pero kapag natakbo naman siya, as in super lamig siya. So sabi kanina ng aking mekaniko, i-check natin yung compressor, i-check natin baka kailangan lang inisan. Pero before kami nag-end kanina ng check-up niya, na-found out niya na kung ano yung sira talaga. And so guys, samahan niyo ako para makita niyo po kung ano yung papalitan na piyasa. Okay? Tara po. Okay guys, so andito na po tayo. Ipapasok ko na yung sasakyan. Tara po, baba tayo. Mga red? Yeah. Mga red, dire? Yeah, yeah. Cover? Yung pagtanggal sa parang may admit sa dulo. Diyan. Ito yung dilaw.
So tapos na po tayo, na-install na po yung solenoid valve, na napalitan na rin yung filter, ano nga ang tawag doon, filter dryer daw po yun. At sulit na sulit, kahit naghintay ako ng matagal, okay lang kasi sa ngayon kasi super lamig na ng aircon. Actually, naghintay ako doon ng almost 1.5 hours kasi nawalan sila ng kuryente, di ko alam kung anong nangyari. Then pina-check muna nila, tapos pagbalik, tuloy ulit yung trabaho. Then after na mapalitan yung solenoid valve at yung filter, in-start muna namin ng more than 30 minutes yung sasakyan to test kung talagang kung mawawala pa rin yung lamig. So, yun nga, nag more than 30 minutes siya. Ang ganda po, ang lamig pa rin sa loob. Hindi po siya, hindi nawawalan yung lamig. And even ngayon, nung pauwi ko na, nung nag-ikot na kasi ako ng sentro, so okay na po siya. Ibig sabihin, sulit po yung binayaran ko. So, all in all, nagbayad po ako doon ng 6,400 pesos. Kasi yung 4,200, binili namin yung pyesa, 4,200 dun sa solenoid valve, then 850 sa filter dryer ba yun? So 5,050 plus yung free yun, bali 850 pesos, so 5,900 plus 500 na labor, so 6,400 po all in all na binayaran ko. So yun guys, tipid pa rin siya, and yun. So, itong Altis na ito, ready na ulit for para maibenta kasi wala na siyang problema. Ang hinihintay ko na lang po nito yung rehistro. So, kung interested ka po sa sasakyan na ito, ready for viewing na po siya, and pwede na rin po siya i-apply sa financing. Okay po? Thank you very much for watching. By the way, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button para updated ka sa lahat na sasakyan ng mga binibenta namin, sa lahat ng mga ginagawa namin sa sasakyan. Okay po? Lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga sasakyan and you are planning to buy second-hand cars, mas maganda po mamonitor mo or masundan mo yung aming mga videos. Thank you!